silang magkakapatid sa murang edad nila. Nagagawa na nilang tumulong sa gawaing bahay. Sa malilit na braso at paa ng magkakapatid, nakaatang ang pag-igib ng tubig. Dagdag sa kanilang pasanin ang iwanan sila ng kanilang nanay. Yung pag-iwan sa inyo ng nanay mo? Paso kanya, iniwan na kanina po. Iniwan kayo? Oo. Ang tanging katuwang nila sa buhay ang kanilang tatay. Sabi po nila na wala daw po yung nanay nila? Oo, wala po. Sumama po sa iba eh. Sumama po sa iba? Oo. Gaano kahirap sa isang pamilya ang mawalan ng ilaw ng tahanan? Hello! Hello, kuya! Kumusta? Okay lang, kuya. Kumusta? 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 Kumusta kayo? Okay lang, kuya. Nandiyan si tatay nyo? Mm-hmm. Ito po mga kabuksi, ito po si Nalea at si Jeremy tsaka Jaben, no? Opo. At ngayon po, mumuli po natin pasyalan po si Nalea. Nandiyan si tatay nyo? Opo. Pati tara, si Kuya Jun. Ah, si Kuya Jun Jun nyo. Tara, pasyalan natin po si Nalea. Tara, sir. Ito po si Vincent. Ito po po namin. Anumang kalimidad ang dumating, bagyo man o pandemya sa mga kababayan natin, nandiyan si Buksi TV. Handang tumulong kahit anong oras at panahon. Lahat ay pupuntahan. Sa bukid man o bundok. Kahit sa malalayong lugar. Pabigyan lang sila ng tulong at kasiyahan at pag-asa sa buhay. Yan si Buksi TV. Hello po Kuya Rolando. Good morning po. Good morning. Hello Lea, Jeremy, Jaben. Hello po. Kumusta? Kumusta po kayo Kuya? Ayos naman. Nakakaraos din. Medyo malaking ginawa yung mga bigyan na tulong sa amin. Kaya malaking pasalamat ko ngayon dahil sa may nagtutulong. Lalong-lalo yung mga binigay na gamit sa bahay. Kaya yung ginawang pinagpalit sa mga yero, mga tabing. Laking bagay sa amin yun. Kahit na umulan, di na kami nababasa. Kaya mga puso. Saka yung puso ni Gro. Kaya maraming salamat yung bagay na tulong. Yung ano po, no? Malaking pagbabago, no Kuya? Maraming pagbabago na buhay namin yun. Napaayos po yung kubo nyo. Tapos yung poso po, napatayuan po kayo ng poso, no? Tsaka CR. Hello Lea, kumusta? Kuya Buksi, maraming salamat. Dumating ka ulit dito sa amin. Maraming pasalamat po sa iyo. Katapos ng ginawa nyo sa bahay namin. Maraming ginawa sa amin mga tulong nyo. Maraming salamat kuya. Tapos napagawa pa yung bahay namin tsaka yung kubo lang namin ng bahay. Ngayon kuya, dumating kayo. Maraming salamat po. Ngayon kuya, kumusta po yung kalusugan niyo po ngayon kuya? Sawa na yung Diyos kayo. Nung lumalakas na ako, medyo nakapag-recover na ako ng katawan. Ngayon, tinanggal ko na mga sigayo tsaka lahat na. Wala nang
Hindi na po naninindi ah. Hindi na po. Hindi ko maganda-ganda ngayong katawan ko. Opo, kasi kuya, masama po talaga yung paninigarin niyo po. Lalo na po sa baga niyo po kuya eh. Oo, at para po, yun nga po, ngayon po, ngayon po nakita namin po si Kuya Rolando, talaga pong lumakas na po, hindi po tulad nung dati po na nung huling pagkikita namin kay tatay mo, no? Naka-wheelchair si tatay, payat pa, tsaka mahina, no? Oo. Ngayon po, nakaka-recover na. No. Ah, ganda nga yung pagkaano ko. Ay, tumigil ka. Nakalakad ako. Siya, halos ilang linggo rin ako makalakad eh, hindi makatayo. Medyo yung mga tuhod ko, nangihina. Nakakain man ako noon, hindi ako makakain dahil may nagbabara sa loob. Pero ngayon kuya, kumusta po yung pamumuhay niyo po ngayon kuya? Kumusta po yung ano po ninyo, hanap buhay po, yung pagkain po ninyo? Nagtatanim. Sa mga bata naman, magtatanim ng mga gulay. Minsan binibinta pag mayroon na ninaani. Kaya nakakarahos din kahit papaano, gumaganda rin ng kita nila. So, nga po, mga pagbili ng mga konting pagkain. Napansin nga namin Kuya Rolando, marami po kayong pananim po na gulay, no? Sino po yung nagtatanim po? Kami mga bata. Ah, kayo Lea, kayo nagtatanim. Ano yung mga pananim nyo? Sitaw po ng kalabasa, okra, tsaka ng kamatis. Ayun po yung mga kamatis. Ayun, bagong nagtatanim naman ng bagong kamatis. Ah, nagtatanim na naman kayo dito? Opo. Paano yun, Lea, pag yung ano nyo, yung mga honey nyo, nilalako nyo? Opo. Nakakamagkano kayo sa mga binibenta nyong gulay? Minsan po, 100, minsan 50. Pero kuya, masisipag yung mga bata, no kuya? Talagang gumagawa po silang paraan po, matulungan po kayo, no kuya Rolando? Sila nga malaking tulong sa akin eh. Kaya minsan, sinalo sila, konting days lang anak ako. Uy! Nakakaraos din tayo kahit anong gagawin natin nga po. Ang buhay natin. Tis-tis nga po. Sabi ko nga, hindi sila nakapag-aral kasi hindi ko sila ma-pendrol. Walang pera. Oh, alam ko ngayon kuya, pasukan na po sa mga bata. Eh. Nag-start na po sila, no? Yeah, sa pagkukwasa na ng modulo, hindi ako pwede pumunta sa eskwela dahil hinihingal pa ako po nagbabike. Pero yung mga bata ko ya talagang gusto din po nila makapag-aral, no? Mag-aral eh. Kaya sinabi ko, sige sa office to office na lang sa susunod na taon, gagawa ko ng parang papahidol ko kayo ako. Wala pang office to office kasi ngayon eh. Ah, bali kuya, sa susunod taon kuya, balak niyo po silang mapag-aral po ulit. Na makabalik sa pag-aaral, no? Hindi nakagawa naman sila kahit na marunong sa sumunod ng pala, saka gumasa para hindi sila tatawanan ng mga tao. Kaya paano makakaano sila? Maganda po kasi kuya na mayroon pong pinag-aralan yung mga bata, no? Lalo na po itong mga batang ito, yung mga pangarap nila na makatapos po. Hello, Lea. Hello, kuya. Ano yung ano nyo, Lea? Jeremy, Jben, ano yung mga pangarap nyo na sabi nga ni tatay nyo, konting tiis lang at sa ngayon na hindi, sa susunod na taon ay balak niya na kayong papag-aralin. Pansamantala ngayon, maiinto muna kayo dahil yun nga, lalo na yung karamdaman ni Papa mo, nagpapagaling pa. Ano yung ano niyo sa buhay na pangarap niyo na yung pag-aaral niyo? Ako po maging doktor. Tapos si Jeremy tsaka si JB, anong pangarap nila sa buhay? Ben, ano daw pangarap mo? Helicopter. Helicopter, maging piloto, no? Ikaw, si Jeremy. Pulis. Ah, gusto naging pulis. Kuya, kumusta naman din po na ito po, na kumusta po yung ano nyo po na sa mga bata, lalo na po kayo lang po mag-isa po yung naghahanap buhay po, lalo na po na yung pagkakasakit nyo po, tapos maiwanan po ng asawa po, lalo na po ngayong magiging kapaskuhan po. Kumusta po kayo kuya, wala na po talagang paramdam po si ate, yung asawa nyo po kuya? Wala na, kahit na simula nung umalis, hindi siya napapakita sa amin eh. Dali, duko. Ginawa niyo, sa may kagustuhan. Ayaw mo. Kung gusto naman dalawin yung mga bata, wala naman problema sa akin yun eh. Si Kwan yun eh, anak niya yan eh. Huwag lang siya magdadala na kalalagi ka sa amin rito dahil hindi maganda yun. Kaya sinabi ko, kung gusto niyong mga anak, gusto niyo makita yung nanay niyo, ako, ayaw daw nila makita. Kahit pupunta rito, ayaw nila.
Paano yun, Lea? Ngayong magiging, ngayong darating na kapaskuhan, hindi nyo ba namimisin mama nyo na kung sakalin, hindi nyo ba siya hinahanap na lalo na mahirap sa inyo na walang nanay, di ba? Bali, si tatay nyo lang yung nag-aalaga sa inyo. Hindi nyo ba namimisin mama nyo? Hindi na po. Bakit? Masama yung ginawa niya sa amin, gabi-gabi pa yun. Gano'ng kahirap sa inyo na yung mga ganun bagay? Talagang kahirap na iniwan ng nanay kasi. Kaya hindi kami na ano. Sinabi ko sa mga kapatid ko, ayaan nyo na lang sila, sabi ko. Huwag nyo na silang asipin. Kung wala na. Pero Lea, Jeremy, Jaben, yung pag-iwan sa inyo ng nanay nyo, dapat huwag kayong magtalim na sama ng loob. Basta kung ano man yung nangyari, ipagpasa Diyos nyo na lang, magdasal na lang, no? Nandyan si tatay nyo, ginagabayan kayo, hindi niya kayo pinapabayaan. Kahit na mahirap yung buhay, pinit pa rin kayong tinataguyod. Kahit na si tatay nyo may sakit, pero gumagawa siya ng paraan para mabuhay kayo. At ito po mga kabuksi, nabalikan po namin si na Kuya Rolando, si na Lea, at para po kumustahin. Oh, sige, iwan mo muna kita sandali ha, para pagluto ako ng pagkain ng mga bata. Ay, sige po kuya, sige po. Sige, nang bala muna dyan. Sige po kuya, kumustahin ko lang muna po si na Lea. Hello kuya, muli kang nagbalik. Binidyo kami na dati, ngayon pa lang tuloy-tuloy na video. Nagawa yung puso namin. Maraming salamat sa pinagtulong sa puso, sa CR. Maraming salamat po, tsaka ng kubo namin. Malaking tulong pong nagawa niyo sa amin. Lahat ng tumulong sa amin, pinapasalamat po po. Maraming salamat. Tapos po, ngayon nagbalik si Kuya Boksi. Maraming salamat sa iyo, Kuya Boksi. Huwag kang magsawang tumulong. Tumulong ka lang kahit ganyang kakabuhay. At ngayon po, tinutulungan kami ng tatay ko. Kahit umalis ng mama ko, kahit ganyan lang siya, malaking tulong ang nabuhay ni Papa sa amin. Kahit hindi na kami nagpag-aral, tuloy-tuloy pa rin ang buhay namin sa pamilya namin, magkakapatid. Tuloy-tulong lang po, sana mabigyan po po kami. At tapos, nangguuling po kami ngayon eh. Bali ngayon, Lea, yung ano nyo dito, nag-ano kayo ng uling, no? Opo. Nangangarbon, tapos yung bali yung hanap buhay nyo dito, nagtatanim kayo, binibenta nyo, yun yung nagiging ano nyo, no? Pagkakakitaan, no? Sa araw-araw, no? Pero gano'n naman ano na itong ano nyo na mahirap para sa inyo na ganito na simpleng pamumuhay lang, no? Pero gano'n po, nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon Diyos kahit kailan binubuhay kami. Ginagabay kami ng Panginoon kahit mahirap pa lang ang buhay namin. Ganyan lang po ang tinutulong namin sa papa ko kahit mahirap ang papa ko. Maraming salamat po. No. Ano lang, Lea, dalangin lang natin lagi sa Panginoon Diyos na bigyan pa sana kayo ng mga blessing, at lalo na sana idalangin ko din sa Panginoon na sana sa susunod na taon makapag-aral kayo, no? Maganda kasi, Lea, na may pinag-aralan. Sabi nga ng tatay mo, pansamantala ngayon mahirap yung buhay nyo, lalo na yung pagkakasakit ni tatay mo, na lalo na yung pagkuha ng module nyo. Pero sabi ng tatay nyo, sa susunod na taon balak niya kayong ibalik o muli niya kayong i-enroll sa eskwela para makapag-aral, no? Kasi Lea, yung may pinag-aralan, may mapapasukan ka, may ma-applyan ka, at makakatulong kayo sa mga may tatay nyo pag nakapag-aral kayo. Mahirap kasi yung walang pinag-aralan eh. Nakita nyo naman yung sitwasyon nyo dito, yung pamumuhay nyo sa bukid, di ba mahirap? Mahirap po. Di ba yung kung hindi ka magtatanim, hindi ka magkakarbon ng uling, wala kang kikitain, no? Wala kang pagkain. Walang pagkain, no? Di ba yung kinikita nyo, magkano yung kinikita nyo sa ano, sa pagtitinda, $100? $100, minsan $50. Ganyan ang konting dito namin noon. Magkano yung ano nyo noon, paano nyo hinahati-hati yun, binibili nyo ng bigas, ganun? Opo, minsan binibili na ng ulam. Para merong pagkain. At ngayon, Jeremy, Jaben, Lea, napasyal namin kayo, meron kaming panibagong tulong na ibibigay sa inyo. Ito, bigay ng ating mga sponsor na nasa ibang bansa. At para din makumusta ko kayo at makita ko yung sitwasyon at pamumuhay nyo. At kahit pa paano naman, meron naman pagbabago, di ba, Lea?
na ngayon hindi katulad ng dati, no? Na napakahirap ng buhay nyo. Ngayon medyo mayroon ng pagbabago, lalo na napaayos yung kubo nyo, nabigyan kayo ng poso. Pero dati, no, Leah, Jeremy, Jaben, yung... Ang hirap po ng buhay noon, pero ngayon nasayan na kami sa buhay namin ngayon kasi hindi na mahirap eh. Lalo na yung pagigid ng tubig dati, no? Gaano kalaking pagbabago yung dati, yung poso nyo malayo, tapos ngayon yung poso nyo nasa tabing bahay nyo na lang. Si po, mayroon nagpagawa ng poso, tapos nasiya pa namin, minsan tumatakbo pa sa mga tubo to eh. Bakit? Yung pag nagganin sila, to, nagbabawas, tumatae eh. Sa ano sila, sa may ano, sa may tubo. Doon sila to. Doon sila nagbabawas. Opo. Pero ngayon, malaking pagbabago, no? Jeremy, Jaben, nagsisiyar na kayo. May ano na kayo, no? May ngayon, hindi na sila tumatakbo sa tubo eh. Hindi na tumatakbo sa tubo. Leah, Jeremy, Jaben, ngayon mayroon kaming dalang panibagong tulong. At lalo na para mayroon kayong dagdag pagkain. At para makumusta kayo. At para matingnan yung sitwasyon nyo. At ngayon, kukunin ko lang, no? Para ibigay sa inyo, para... makatulong, no? Opo. Ito po mga kabuksi, nabalikan po namin si Leah. Kukunin ko lang, Leah, no? Jeremy, Jaben, kunin ko lang, no? Opo. Ngayon, Leah, Jeremy, Jaben, meron kaming panibagong tulong na ipagkakalog sa inyo. Ito ay bigay ng ating mga buting sponsor na nasa ibang bansa. Nagbigay si Ate Marieta Kabudol, si Ate Ems, ang Tropang Global, nagbigay sila ng worth of 3,000. Ngayon, meron kaming dalang 25 kilos na bigas at mga grocery. Ito, Leah, meron kaming dalang grocery. Tapos may dala kaming bigas. Meron kaming dalang sabong panligo, panlaba. Lagi kayong maliligo, no? Dapat laging malinis sa katawan, no? Ito, Leah, yan. Tapos meron kaming dala, Leah, dito. Mga noodles. Yan, mga noodles. Tapos may... kompleto dito, may kape, kana tatay mo, kana kuya mo, mga biskwit, oh. Ay, maraming salamat po. Yan. Tapos, meron kaming, yan, may toyo, suka, mga dilata. Tapos, may gatas kayo, ati-hati kayo, no? Ayan, oh. Tapos, may ano pa dito, mga biskwit, oh. Ayan, biskwit. Yan, mga dilata. Pamilya, yun. Tapos Chucky, oh. Ay, wow. Ay, Chucky. Ay, Chucky, oh. Tapos Leo, may sesto pa. Ayan, yan Leo, pinagkalug sa inyo ni Ate Marieta, si Ate Yami, ang gusto ko din pong i-shoutout ang Tropang Global, portahan din po natin. Meron po silang YouTube channel, sana po mga kabuksi. Ang pagsuportan nyo din po sa akin, suportahin din po natin ang Tropang Global Compassion. Leah, ngayon meron palibag, meron maliban dyan sa grocery, bigas, meron gustong magbigay ng tulong sa inyo. Ito po, si Ma'am from Melbourne, Australia po, na nagbigay po ng balikbayang box. Bali po, hinati-hati po namin para ipamigay po sa mga natulungan po ni Boxy TV, mga bata. Ngayon, Leah, ito, nagbigay si Ma'am Amina, si Ma'am Leah, at si Ma'am Edith ng mga pasalubong sa inyo. Ito. Ito, meron kaming dalang towel. Dalang towel, saka kumot. Tapos meron ano to, mga deodorant. Tapos dalawang ham. Tapos sabon. Tapos mga candy, oh. May candy, hati-hati kayo, no? Wow, salamat po. Ito ba, meron pa dito. Mga ano, mga damit. Siguro kasi kinatatay mo to. Saan mo na, no, Leah? Ito, mga damit, oh. Mga jacket. Ito. Kinatatay mo, baka kasi to, no? Uy, kuya, no? Bagay mo dyan. Kaya kuya mo. Ako na yun. Ito, mga patala, no? Hati-hati ka na, no? Bigyan mo sila kuya mo. Ano? Matambakan na. Ito, Leah, oh. Kakasya sa'yo, no? Kala kuya mo. May tambak na. Ito, mga
jacket, oh. Leo. Ano to? Asya mo, Leo? Ha? Stop, Jeremy, Jeben, oh. Hati-hati ka yan, oh. Ito po, ito po yung pagbigay po ng mga kababayan po natin nasa ibang bansa from Melbourne, Australia po. Na si Ate Mina, si Ate Lia, at saka si Ate Edith. Maraming salamat din po. At ngayon po kasama ko din po si Vincent. Ito po yung batang nangangalakal dati, pero ngayon po, nabago po namin ang kanyang buhay. Ngayon po kasama ko po siya tumutulong sa mga kababayan po nating mahirap at nangangalakal ng tulong. Lea, kamustos? Kamusta kayo? Okay lang po. Itong binibigay na tulong sa inyo, sana ingatan niyo to at tutupin niyo rin. Sana huwag kayong gumawa ng masama. Magdasal lang kayo palagi. Oo, ito yung sabi ni Kuya Vincent na itong binigay na tulong sa inyo, sana malaking tulong na nabigyan kayo ng tulong, lalo na magdasal lang lagi at maging mabait na bata. No, Sen? Oo. Ilan sa mga batang ito. At ngayon po mga kabuksi, kasama ko nga po si Vincent. At ngayon po, aawitan po ni Vincent ang mga batang ito po ng awiting pong Pamasko. At ngayon, Jeremy, Jiben, Lea, kakanta si Kuya Vincent para mabigyan kayo ng Pamaskong kanta, no? Lea, Jiben, at Jeremy, sabayan niyo ako kumanta ng Pamasko para sa inyo. Sana ngayon Pasko, maalala mo pa rin ako, nahanap pa na pag-ibig mo. At aling wala ka na, umaasa at umaasa pa rin ako, muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Galing niya. Ito po mga kabuksi, nabalikan po natin sina Kuya Rolando, sina Lea, at pinagkalog po ng ating mga buting sponsor. Kasama ko po si Vincent at Lea. Sana itong pagbigay namin ng tulong sa inyo, sana malaking bagay na makadagdag sa pagkain nyo. At maraming salamat po sa mga kababayan po nating mga OFW na ako po ay naging tulay para mabigyan po natin ng tulong yung mga kababayan po nating mahirap at nangangailangan. At ngayon, Lea, Jeremy, Jaben, Seth, magdasal muna tayo, no? Okay, pasalamatan natin unang-una ang Panginoong Diyos at sa mga blessing na ipinagkakalob natin sa mga taong natutulungan natin. At tanging may tutulong din natin sa kanila, yung dasal, no, Lea? Apa. Ngayon, magdadasal tayo, no? Blessing na ito, Lea. Panginoon, maraming salamat po sa pinagkalob niyo pong blessing kina Kuya Rolando, kina Lea. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga taong tumutulong, mga sponsor po natin na nasa ibang bansa. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at mahabang buhay at marami pa po sana ng blessing ang pinagkalob niyo po sa kanila upang marami pa po silang matulungan. Panginoon, lagi niyo pong gabayan ito pong pamilya po ni na Kuya Rolando, lalo na po si Kuya. Pagalingin niyo po sa kanya pong sakit at nararamdaman. Bigyan niyo po siya ng kalakasan at mahabang buhay upang magabay niya po ang kanyang mga anak. Ganun na din po, ito pong mga bata, Panginoon, lagi niyo pong pangalagaan at bigyan po ng kalakasan at may takot po sa Diyos. Ito po'y dinadalangin namin, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po, nagbigay ng tulong ngayon. Maraming salamat po ulit. Hindi ko pagsawang tinutulong sa inyo. Maraming salamat po, nagbigay ng tulong sa amin. Malaking tulong po binigay niya sa amin. Maraming salamat po. Lalo na kay Kuya Boxy TV. Mga kabuksi, maraming salamat din po sa mga subscribers at mga viewers at maraming salamat din po sa pagtitiwala niyo po kay Boxy TV. Kung hindi po dahil po sa inyo at sa mga sponsor po natin, wala po si Boxy TV, kaya ako po ito. So, magpapasalamat po sa inyo. Sana po mga kabuksi, sa simpleng pagbigay po natin ng tulong ay malaking bagay po sa mga natutulungan po natin. At ngayon po, ito po, napagkaluban po natin ng tulong, nabigay po ng ating mga puting sponsor na nasa ibang bansa. At kasama ko po si Vincent, ito po si Vincent. At ngayon, Lea, alis na kami, no? At maging mabait na bata at laging magdasal at laging maging gabayin si tatay niyo, no? At ngayon po mga kabuksi, ito na po, napagkaluban na po natin kina Lea. O, sige po mga kabuksi, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Kaya alis na kami. Jeremy, o kayakap na lang kayo. Bye-bye, o yakap muna kay Kuya. Picture muna. Sige po mga kabuksi. Maraming salamat po. Bye-bye.